Meanwhile, the proposed bill to provide compensation for human rights victims of martial law is pending before the bicameral conference committee before it becomes a law. It has taken 26 years for this law to finally being enacted, but it is still facing several contentious issues among the proponents. Many victims are waiting for it to finally happen. All of them fought the Marcos dictatorship. And joining us tonight is Bayan Muna Representative Nelly Colmenares. Good evening, sir. Good evening. Magandang gabi po. Sir, the push for this bill has taken too long. What has delayed it in the past? And what are the contentious issues which you and Congressman Walden Bello disagree on? Well, actually, yung delay niyan before, hindi talaga yan nagkaroon ng suporta ng presidente at naging balakid yung Kongreso. Pwede namang ipasa sana. That's the most popular bill that never passed Congress. Pero we're thinking na this time around, baka pumasa na, no? Isang issue na lang natira. Ang issue na natira ay whether or not yung mga Hawaii victims, yung human rights victims sa Hawaii, ay dapat bang dumaan pa sila sa isang proseso at investigasyon under the compensation board kung talagang human rights victim sila, o i-conclusive na sila na presume na human rights victims and therefore pwede na nilang makuha yung kanilang compensation. So basically yun ang issue, and we're hoping na by Wednesday next week, Senator Joker Arroyo and the other senators will support naman the plea of the Hawaii victims na sana naman hindi na sila papadaanin sa ganung mahabang proseso at matagal na sila naghintay, at i-award na sila ng compensation kung mabuo man yung board. So with that in mind, how do you intend to resolve your disagreements? Well, actually, ang tanong kasi, kung kaya lang naman bigyan ang lahat ng human rights victims ng pera agad. Matagal na yun sana gawin namin. Kaya lang, itong mga hindi naka-file sa Hawaii, syempre, hindi pa sila kilala, hindi pa alam, wala pa silang affidavits. Kailangan dumaan talaga sila sa proseso. Pero itong Hawaii victims kasi, nag-file na sila ng complaint sa Hawaii, dumaan na sa proseso, may affidavits lahat na, may judgment na sila, guilty nga si President Marcos for human rights violation. So, sabi namin, bakit hindi pa sila bigyan? Pwede bang may isang fake human rights victim doon sa Hawaii noong unang panahon? Imposible. Remember, that was in 1986. At noong 1986, nung final nga yung kaso na yan labang kay Marcos, marami sa amin, including me, hindi namin alam na that's a tort case, na may pera pala yan in the end. Akala ko nga noon, criminal case siya na makukulong si Marcos. Secondly, kahit na may alam ka na it's a tort case, hindi namin sigurado nga manalo kami dun . So it's really very impossible for a person to claim na fake na human rights victims na tinorture ako ni Colonel so-and-so. O di talagang nasalvage siya noon kung talagang gumagawa-gawa ka ng kwento na tinorture ka ng isang military officer, di ba? So it's really human nature says na lahat na nag-apply doon, totoo talagang human rights victims. Na wala nang alam ng mga human rights victims na may pera yan. So sabi namin, kung naman pala sila, and this was admitted by the Senate, Senator Joker Arroyo even said that he believes naman that they're legitimate. So, why make them undergo the process and relive the rape, the torture? Ikwento na naman nila ulit yung pagpaano pinatay yung anak nila, asawa nila, tatay nila. And secondly, alam nyo, it's been a long time Yes, 26 years. Kaya nga ako, hindi ko na nga alam kung ma-prove ko pa yung aking 4 years na detention and torture during the time of Marcos I was a student leader then, pero hindi ko naman alam kung anong araw talaga akong nahuli noon. 26 years ago pa yun Wala na rin akong ebidensya, wala na nga akong papel. Yung aso ko, hindi ko na mahanap. May witness, my mother is dead. No, she's dead now. So, baka pati ako ma-deny pa dyan sa compensation board. So, pag ma-deny ako, di lalong tumapang yung sinasabi ng mga Marcoses na yung mga Hawaii victims, hindi totoo yun, there's no human rights violation ng panahon ni Marcos, etc. Kasi na-deny, di ba? Mm-hmm. So, sabi namin, tapusin na natin yung paghihirap ng Hawaii victims, ibigay na sa kanilang pera. And I hope that my colleagues in the Senate, kasi ang House, solid ang House The House position, last bicam meeting is this, that the Hawaii are conclusively presumed to be human rights violations victims. Talagang totoo na yon. So sa ngayon, i-determine na lang ng board, i-proseso lang sila ng board kung magkano ang i-receive nila, whether it's the 9 points, gaano ka-serious ang torture, ilang taon sila nakulong, ipoproseso sila. Medyo matagalan ng konti, but at least
na-recognize na sila na Hawaii, na human rights victims. Sir, sa ngayon, gano'ng karami ang mga human rights victims na nasa listahan? At saan manggagaling ang listahan na ito? Well, the list is about 9,539 human rights victims sa class suit, plus 24 individual litigators, no? So, more or less, 10,000 ang sabi sa kanila, pero yung exact number. Kaya, nagpa-facilitate sa trabaho ng board pagawing conclusive ang Hawaii, kasi matatanggal sa trabaho ng board yung pag-process ng almost 10,000 victims. E di yung ipoprocess ng board ngayon, itong mga hindi nasa Hawaii, mas madali pa, mas mabilis pa matapos ang trabaho ng board, no? So actually, two things yan eh. Hindi lang mabigyan ng recognition and reward yung Hawaii victims, matulungan pa rin ng board na ma-facilitate yung pag-compensate sa mga natirapang victims. So we're thinking yung martial law victims na hindi na sa Hawaii, hindi na namin. Matagal na yun, marami nang namatay. Paano sa makukumpirma kung legitimate yung nasa listahan? Actually, at kano karami sila? Actually, yung listahan ng Hawaii, makukonfirm yan kasi may list ang court. No? Nandun yung sa class suit. All of them filed affidavits. Madali na naman kunin yung mga list na yan. Ano? Yung medyo may kahirapan ng board dito sa mga hindi sa Hawaii. Kasi new applicants sila, they'll establish pa their claim. Medyo may proseso silang dadaanan. And in fact, I don't know kung may ebidensya pa sila. Sabi ko nga ako, hirap na rin. So, hindi natin alam kung ilan pa yung approved ng board dyan out of 1,000. Kalahati ba ma-approve ng board dyan o one-third na lang o one-fourth na lang? We don't know. So, last, sinasabi niyo parang nagiging problema ngayon, sir. No? Paano niyo masasabi yung mga paano niyo may paparating yung mga ebidensya niyo? Sobrang tagal na nito. Yeah, that's what I was telling Congressman Walden Bello of Akbayan na bakit hindi na lang natin ibigay ito, ba't pa natin pahabain? And I really hope that Akbayan will change its mind na suportahan naman na maibigay na sa Hawaii ang rightful compensation rather than let them undergo the same investigation and process again na dinaanan na nila sa korte ng Hawaii a long time ago. Kaya I think we can't na ma-reconcile ito. Anyway, the House has made its position clear. The House said that they consider the Hawaii victims conclusively presumed as human rights victims. Ang Senate naman, I think they're going to move forward naman and meet us halfway kasi itong position ng House ngayon is actually already a compromise from the original position na conclusively presumed fully. Ngayon, conclusively presumed lang na victims, pero i-process pa rin kung gaano ang extent ng kanilang torture o detention. So, that's still a compromise on the part of the House. And siguro naman, the Senate will meet us halfway naman. So, may ballpark figure ba kayo kung gaano kalaki ang perang nakalaan dito sa mga biktima? Well, actually, malaki yan sana. It was $630 million a long time ago. So, 30 billion plus pesos siya napunta sa CARP, no? Ang natira diyan 10 billion 500 million. So 10 billion ang pupunta sa mga victims ngayon. E kung sabihin mo kung 20,000 ang nag-apply, 10,000 sa Hawaii, at kung may natira pang 4,000 siguro sa or 3,000 sa or 5. Di ko alam kung ilan ang non-Hawaii. Siguro it will come to mga 500,000 pesos each or 400,000 pesos each. Actually maliit na pera yan ngayon eh. Kasi sa mga victims, both Hawaii and non-Hawaii, matanda na, mahirap pa. The 400,000, 500,000 pesos would go a long way in making the last days of their lives a little bit happy naman, no? Na may pera naman sila. At hindi lang yan, na-recognize na sila at last, no? Ni-recognize sila ng U.S. court, now i-recognize na rin sila ng Philippine government. Siguro yun ang isang kaligayahan na maramdaman din ng mga biktima na bago man lang sila mamatay o bago man lang sila pumanaw, victim sila ng human rights as recognized by the Philippines. Sir, katulad nyo na, sinabi nyo rin na kayo ay naging isang human rights victim. May mga nakausap rin ba kayo, mga ilang mga human rights victims? At ano bang mga opinion nila sa mga nangyayari ngayon na tumatagal ang prosesong ito at yung makukuha nilang pera na hindi pa naman sigurado ay sapat ba? Well, actually sa kanila, syempre hindi sapat yung kalahating milyon o kaisang milyon o dalawang milyon sa torture o pagpatay ng asawa mo o anak mo nung panahon yun. Kaya lang, sabi nila, malaking bagay na rin, malaking tulong na rin sa amin yon. Kaya nanghihinayang sila na nadidelay ang pagpasa ng bill dahil lang sa issue na gusto pa silang padaanin ulit sa isang mahabang proseso. Ang gusto ko sana namin sa House, pag in-announce
pasado na ang Marcos Compensation Bill, masaya ang lahat. Hindi yung pasado na ang Marcos Compensation Bill, pero by the way, 2 years niyo pa makukuha yung pera nyo, parang bitin yung announcement. It's not really a very happy announcement. Who knows, many of them will not even live for 2 more years, di ba? So, sabi namin sa Senate counterpart namin, pwede bang pagbigyan nyo na itong mga human rights victims ng Hawaii? Sir, paano naman, sir, yung sa mga biktimang sumakabilang buhay na? Yung mga pamilya nila, pwede ba silang maghabol dito sa perang ito? Yes, under the law, under the bill, pag mapasa ito, yung heirs nung nakalista dun sa Hawaii, can make a claim. Basta ma-establish lang nila na heir sila. Ang gagawin na lang ng board, syempre, kung Hawaii ka man, i-identify ka lang ng board kung totoong ikaw ngayon. Syempre, may ID ka, you know, you prove yourself na yung pangalan na nasa listahan na yun, ako yon. O kaya, ako'y anak ni yung pangalan sa listahan. Of course, may processing pa rin yan. Hindi naman ibig sabihin na conclusively presumed ka eh. Pag sinabi mong ako si Neri Colmenares ng ganito, eh, bigyan ka na ng pera. Kaya lang sinasabi namin, i-presume na sila. Hindi na sila pag-undergo na bakit ka human rights victim, sino nang torture sa'yo, kailan ka na torture, eh hindi mo na maalala minsan kung sinong pangalan ng torture sa'yo, di ba? So yun lang naman, and I think even the heir to prove that their father or their mother was a victim of human rights violations. So ito ngayon isinusulong yung compensation bill, are you confident na may papasa ito, at when it is passed, how long bago nila makuha ang kanilang pera? At well, anong magiging duty ngayon ng compensation board? Well, under the bill, mapasaya na ba? Wednesday, mag-usap ng BICOM, i-approve na. I-ratify na yan siguro ng Kongreso soon. Ako nga, kung Wednesday evening mismo sa session ng Kongreso, ratify na yung report eh. After that, ibubuo ng board, mag-appoint ang presidente, i-nominate siya ng mga ilang organisasyon katulad ng CELDA, TFD, no? And then the board will be composed. It will take about 30 days. May mga announcements sa dyaryo, 2 years para ma-process yung buo. The law gives the board 2 years. So yung mga non-Hawaii victims, kailangan i-process sila 2 years muna bago nila makuha ang kanilang compensation kung ma-approve sila ng board. Pero yung Hawaii victims, kung ang house position, no, at position din ng bayan muna, syempre, at yun ang kasi ang nakalagay sa bill namin dati, kung ma-approve ang proposal namin na immediate naman na ang pag-compensate sa Hawaii victims, siguro naman mga 6 months after the passage of the law, or even 1 year siguro. Kahit na conclusive kasi may proseso pa rin eh. So siguro mga 1 year baka ma-receive na rin nila ang kanilang compensation. Okay, on that note, thank you very much for joining us tonight and good luck on this process. That was Congressman Neri Colmenares of Bayan Muna. Thank you, sir. Maraming salamat po.